ito yung surprise ko sa kanila. Alam ko magugustuhan nila to kasi lagi naman ito yung paborito nila na dinadala ko. So, tingnan natin. Dessert on the go. So, pwede nyo na itong lalagay ko dito sa ano, dito, or dito. Basta ilalagay ko yung contact number nila as in. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo, re-review nila kung masarap or kung ano yung cake na to. Pero I'm sure, highly recommended ko to, masarap. Matagal na kaming magkasama ng cake na to, cheesecake. Halika, tingnan natin. Masaya ako dito sa cake na to kasi fresh nila lagi itong ginagawa. Ang may-ari nito mababait, tsaka free delivery to, ah, free delivery, fresh home bake na home bake talaga to. Maniwala kayo sa akin, ang sarap niya. Kung naamoy nyo, cheese na cheese talaga, super yan ito, fresh ha, home bake, yun ang mga gusto ko. Share ko to sa mga kasama ko kasi alam ko, paborito din nila to. Go! Okay, let's try the cake. Slice na natin to. Oy, halika na kayo. Like. Yes! Wow! Try! Wow! Thank you. Come na, come na. It's okay. Yeah, let's eat the cake of us. It's okay, it's okay. I didn't know it's a party. I'm not going to put the mute the sound. I will just making like we are having a party. So don't worry. Thank you. Thank you, Ate. Welcome. Sarap, yummy. Thank you, Ate. It's my favorite. How was the taste of the cake? It's nice. Yeah, it's very soft. This is always Every time we have a cake, every time we have occasion, Ate, she bring this cake. Wow. Yeah, it's nice. I like it. Very nice. Very nice. Like, she's saying nice. Yeah. She's eating. Good night. This is my favorite cheese. It's very nice. Pim, how was the cake? Very nice, eh? Sarap ba? Sarap ba? Super yummy! Sarap ba? Sarap ba? Masarap! Tell the happy thing, masarap! Masarap! Yeah! Let it! All time favorite! Guys, come here. More closer. Yes. Yummy, fluffy, creamy, cheesy. Sangka pa. Sarap talaga. Order kayo. 70 dirhams lang to. In any occasion, pwede nyo tong i-order. Very affordable. Free delivery. Guys, disclaimer lang ha, wala pa to sa Shopee at Lazada. Dito lang to. Happy 10 years to me. Yes. So don't worry. Who will be the next? Rosa. Wow. Ah, yeah, Rosa. 10 years. When? I have 1 year more. Wow. Nice cake. Thank you, Ate Rona. Pwede na magtanong. Ate, what will you get for 10 years? Aha! My 10 years? God! Surprise! Yummy! Ano na, masarap ba yung cake? Ay, ang sarap
kasi ano ka bang cake? Did you like the cake? Yes, very nice. Really? Favorite ko siya. Alam ko naman magugustuhan niyo yun eh. Diba? O ano na? Eh, ano 10 years na ako. Ano ba kukuha mo sa kamal? Alam ko, malaki ang incentives natin dyan for 10 years. Ganun talaga pag loyal ka. If you're loyal in the company, you will go on to get all the good benefits. Wow. Right? Yes. Right? So, you will be 10 years. After yeah, 1 so, year, I will be. So you will get also what I get. Inshallah. Diba? Walang sinabi si Laika. Five years. Just 5 years for life. Ano ba? Ako na gising here. So, 4 more years. But, mabilis naman yung panahon. Diba? Ikaw ba, Tay? Nakala mo bang 10 years? 10 years na, no? Ka? Parang kailan lang, diba? Daming pinagdaanan ng 10 years. Ay, marami yun. Marami talaga yun. Sobra, sobra, sobra. As in, sobrang madami sa 10 years. Pero, okay lang. Masaya naman ako dito sa 10 years eh. Habib T, you need to say something. For what, Habib? I'm waiting you, Sir Tatiga. No. Pag dito sa UAA, pag ano, pero depende sa company, di ba? Depende kung may nakukuha kayo. Pero tayo, di ba, 5 years, dati meron, tapos ngayon 10 years. Yes. Meron kami nakukuha. So kung ano man yung makukuha ko sa 10 years, na-share ko na din yun sa kanila, kahit papano, at saka surprise. Papakita ko sa inyo kung ano nakuha ko sa 10 years. At we're happy for you, ate. Ha? Ay, thank you! We're happy working with you also. For me, I work more than that 8 years with her. Wow. I'm best manager. I work. Both in the front. The back and the front, I am talking to him. I love her so much, really. Yeah. Basta marami rin tayo natutunan kay ate. Okay. In 10 years na yan. At least na katrabaho natin si ate. Yes. At syempre, maraming masasayang experience. Naman, madami, madami-dami. Yun na nga eh, kasi ako nga eh, for that, sandali lang ang tagal lang kami nagkita nagsama ni ate, di ba? Tayo ba? Oh, parang one year pa lang. Pero, ngayon, one year. Oh, anniversary nga din pala namin na Laika. Pero marami na rin akong natutunan kay ate. Ay, wow, thank you talaga. At least mababait ang team ko. Yes. Hindi talaga mga bruha. Kaya love na love namin si ate. Oh, okay, mamutang. Another 10 years pa ba? Makatrabaho namin siya. Tatagal pa ba? Hindi na yata. Inugat na. Inshallah, another 10 years for her company. Inshallah, she will have company with her family. Abangan nyo kasi tinatanong nila ako kung magkano daw ang nakuha ko sa 10 years. Okay. Magkano nga ba? Ano ba ang nabili ng bonus na yan? Okay, sishare ko sa inyo ang nabili ko sa bonus, sa loyalty bonus ko sa Nayumi for 10 years. Deserve abangan! Ni ate. Deserve ni ate! Napapaisip na. Huwag mo lang isipin, turuan mo na lang ako. Thank you! Congratulations, Ate Rona! Happy 10th year anniversary in Nayumi! Great job, Ate Rona! Keep it up! Hello, Ate Rona! Congratulations on your 10th year anniversary dito sa ating kumpanya. Congratulations! Mabuluk-mabuluk! Umabot ka na ng isang dekadang nakatayo, kumakayod para sa iyong pamilya. And for sure, they are proud of you. I am proud of you. Salamat at nakakilala kita. Alam kong mabait ka. At kahit isang dekada na, kung kaya mo pang kumayad, kahit lang ng kayad para sa iyong pamilya. More blessings and more years to come. Congratulations ulit. Happy anniversary! So for this vlog, ang aming i-feature ay 10 years. Yung 10 years ko sa company. So may mga tanong,
nag-share yung mga kasama ko ng mga questions. So, kailangan kong sagutin yun. Sana wag naman yung ano, mga mahihirap na tanong. May mga gusto kasi silang malaman. Sana makatulong, makapag-share at saka masagot ko ng tama yung mga tanong nila. Ang hirap pala mag 10 years. Pero sa vlog na to, gagawin ko to para sa inyo. At saka yung mga nagtatrabaho, yung mga katulad ko, katulad natin, katulad namin, lalo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano, yung 10 years na yon, pag nag-stay ka sa isang company ng halos mga isang dekada, aba, ibig sabihin, may patience ka, may trust ka sa company mo, at maganda yung company mo. For sure, di ba? So, dito sa vlog na to, i-share ko yung mga benefits, yung kagandahan ng company, experience ko, funny sa mga ka-work, sa trabaho. Awan ko, basta may mga tanong, itatry kong sagutin ng tama. Question number one, ano kaya yon? Okay, question number one. Ate, ano ang pinaka hindi mo malilimutang nangyari in your 10 years with the company? Oh, anong hindi ko makakalimutan within my 10 years sa company? Yung siguro yung ma-share ko yung pinaka first time na pinapunta nila ako sa Dubai to attend the STC. Kasi during that time, a sales assistant lang ako eh. Tapos pinapunta nila ako na napakabongga na pumunta ako Meridian, Dubai. Pinapunta nila ako as in talagang nag-dress ako kasi hotel ang pupuntahan as parang basta, iba yung experience ko. Yun pala yung STC. Tapos, mga managers, mga sales assistant pupunta doon. Lahat ng mga galing sa ibang bansa, nag-a-attend pala yun. Doon ko nakita yung company, kung ano yung company ko nung time na yun. It was really a great experience na pag nakikita ko yung mga pictures, nagpa-flashback sa akin yung nako, para akong neneng-nene, no? Ay, dito pala yun! Excited ako! Yun, siguro yun. Yung pinaka, hindi ko makakalimutan. Yung first time na nag-attend ako ng STC sa Dubai, Lee Meridian. Ano ang mga bagay na natutunan mo sa company? Ay, marami. Marami akong natutunan. Sa planning, number one, siguro planning, decision making, handling people, especially sa atin, kasi iba't ibang attitude kayo, iba't ibang characteristic ang tao, iba't ibang nationality. Doon talaga ako parang na-challenge ako doon kasi nung una, yung personality ko, short-tempered ako eh. Tapos basta biglang merong nangyari na parang doon ako naka-realize na itong pinasukan ko kailangan mahaba yung pasensya ko. So, doon ako natuto. Yun. Okay, next question. Biggest achievement in your 10 years? Biggest achievement. Siguro, ang pinaka-biggest achievement is yung from sales assistant to manager. Yun. Talagang biggest achievement yun sa akin kasi late akong nag-start para magkaroon ng career, para makapagtrabaho. Mm-hmm. So, nag-start ako ng like, I was 34 years old mm-hmm. na pumasok dito. Tapos, yung mga kalaban ko noon, mga bata pa. Tapos, pumila ako. Ako, nasa 34 years old. Pero, talagang, kapit lang talaga. Yun ang sinasabi ko. Kapit lang. Makukuha mo yung mga gusto mo. Ipag-pray mo lang. Talagang, yes. Nakapasok naman. So, yun. Mm-hmm. Biggest achievement ko. Question, hardest decision that you made as a manager? Hardest decision. Kailangan ko nang mag-decide, magbigay na ng report para sa isang staff kasi she's not performing well, mm-hmm. may attitude problem, and it causes talaga nasisira ang team.
So, kung hindi na nag-perform, may attitude problem na, nag-absent na yun, yun ang pinaka-hardest decision na nagawa ko. Sa 10 years mo, ano yung mga na-accomplish mo? Ala, marami na rin. Mm-hmm. Biggest accomplishment ko for 10 years, yung every year, as a manager, biggest achievement namin yon na every year na-award kami o kaya nako-close mo yung budget. At saka sa personal naman, biggest achievement ko is nabibili ko na yung mga gusto ko. Yun. Ang isang OFW, enough na ba yung 10 years para makapagpundar ka? Enough na ba ang 10 years as an OFW para makapagpundar ka? Depende sa sitwasyon mo as an OFW. Depende yon. Sa akin, within my 10 years, nakapag-ipon na ako. Yun na siguro ang masasabi ko. Sa 10 years, nakapag-ipon na ako. Nakapag-aral ng mga bata. Nakapagpundar na rin kahit papano. Pero depende yon sa iba na sa ibang mga OFW kung ano yung mga kalagayan nila. Kaya yun sa iba, kapit lang kayo. Lahat naman yun ma-achieve ninyo. Ma-achieve yung mga dreams niyo, mga wishes niyo, mag-pray lang talaga, magtrabaho ng maayos, maging loyal lang sa company kung okay naman yung company niyo. Last question, what do you like the most about working at Naomi? Siyempre, number one bonus, hindi mawawala yon. At saka yung mga privileges na binibigay. At saka sa store naman na hinahandle ko is yung papasok ka, tapos yung mga kasama mo is happy to see you. Yung pagdating mo pa lang hello ate, yung masaya yung team, yung spirit ay talagang mataas. Tapos yung na-achieve namin yung aming mga target, na-achieve namin yung mga quarterly kasi doon kami may bonus. At saka the best. And to the first person who given me the chance and who believe in me, Miss Faten Faraj, thank you so much. Really, thank you so much. Mr. Muhammad Aldali, Mr. Bilal, Miss Mariam, and Mr. Taisir, thank you so much. You've been so supportive on me all through these years. Thank you so much. And to Mr. Kamal Osman Jamjum, thank you sir for all your generosity. Kayo talaga yung mas higit na nakatulong sa akin para ma-reach ko yung mga goals ko at makuha ko yung mga kung ano man ang nakikita nyo sa akin kasi kayo ang nakakilala sa akin. Kayo ang mas higit na nakatulong sa akin para ma-achieve ko lahat yan. Yung mga vacation ko, yung mga kung ano man ang nabibili ko, kung ano man ang na-achieve ko, kung ano man ang na-accomplish ko, sa inyo talaga galing yun. I swear sa inyo ako nagpapasalamat. Sa inyong lahat na mga nakasama ko. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi rin naman talaga ako magpupursige. Nang hindi dahil sa inyo na nakikita ko na palagi na on spirit kayo, talagang happy kayo, on the go kayo, walang reklamo, walang problema. Talagang ako din naman na drive nyo talaga ako sa spirit ninyo. So sa inyong lahat, talagang ang pasasalamat ko ay lubos-lubos. Guys, bumalik na tayo doon sa tanong nila kasi maraming nagtatanong sa akin kung magkano daw ba ang nakuha kong loyalty bonus for 10 years sa company ko. But before that, kita ko sa inyo kung anong manabili ko, share ko sa inyo kung bakit yun ang mga pinili kong bilhin sa loyalty bonus. First na nabili ko is Jaran! Ang isang
iPhone 12 Pro Max. Bakit ko to binili? Kasi hindi pa talaga ako nagkakaroon o kaya naka-experience na gumamit ng any iPhone na unit. Ano, malaki ang influence ng mga anak ko na bumili niya daw ako nito kasi deserve ko naman daw. Deserve ko nga ba? Gusto ko na talagang itry siya para naman hindi naman ako nahuhuli kasi hindi nga talaga ako tekin na tao. So, papakita ko sa inyo yung unboxing. Dito. Ipapakita ko sa inyo yung unboxing. Yung real unboxing ko talaga nito. Kasi, ito, ginagamit ko na to. Ginagamit ko na yan na yan na. Ginagamit ko na to sa pag-vlog. Na videos at saka pictures ay galing na dito. And the next one, guys, is ito. Unbox ko na ha para makita nyo. Okay? Sana makita nyo sa camera kung gano'n siya ka-cute, kung gano'n siya kaganda. Ikot-ikot ko lang ha. Okay, ayan guys. Ang kulay niya is white at saka green. Kasi mahilig talaga ako sa white color. Tsaka yung green naman symbolizes the color of my birthstone. So ayan na guys. Tingnan nyo. Ang cute, diba? Babaing babae. Ayan, comment kayo kung nagustuhan nyo yung souvenir na nabili ko. Guys, the reason I bought this one is for me to have a souvenir that will reminds me of my hard work for the past 10 years and I know I deserve this. Diba? Ang cute niya. Ang saya. So that's it for today's vlog, guys. Thank you for watching. Sana na-inspire ko kayo sa video na to. Please like and subscribe and hit the bell button para po updated kayo sa mga next videos na i-upload namin. Stay safe. Bye-bye!